Welcome sa channel mga kaswabe. Nandito tayo ngayon sa Chevy Green Hills para ipakita sa inyo ang pinaka-latest na Camaro. It's a 2020 Chevy Camaro 2.0 Turbo RS. Mga kaswabe, let's begin! Kagaya nga na sinabi ko mga kaswabe, nandito tayo ngayon sa Chevy Green Hills and of course, malaking pasasalamat dahil mai-showcase natin sa channel ang isang 2020 Camaro. Ngayon, ang aalamin natin, worth it nga ba pag bumili ka ng cheapest na trim level ng isang Camaro? Little history lang, this Camaro, saan ba galing ang salitang Camaro? Kasi pag sinabi mong Mustang, mga kabayo sa US, tama? Pag sinabi mong Challenger, meron siyang meaning sa dictionary, pero pag sinabi mong Camaro, hindi mo siya makikita sa dictionary. Well, mga kaswabe, ito po ang history niyan. Ginawa po ang salitang Camaro dahil ang ibig sabihin talaga niyan ay Mustang Eater. Ngayon, Nani? Aalamin natin, worth it pa ba ang salitang yon? Alam niyo naman, itong 2020 Chevy Camaro. This is a 6th-gen Camaro. Katulad ng anong dinadrive natin ngayon, this one is facelifted. This started yung pinaka-body niya ng 2016, 2017, 2018, 2019. Pero alam nyo naman na mayagpag ang sales ng Camaro noong 2010, 11, 13, and 14. It started sa movie ng Transformers Part 1 wherein nandun si Bumblebee. Nawala ang Chevrolet Camaro ng 2002 pero big comeback nila noong nagkaroon ng movie. Ngayon, this Camaro is considered kasama siya sa top 3 na muscle cars sa USA. Nagbabago-bago ang kanilang ranking pero as of today, bawian naman natin. Mga Camaro fanboys, this one, i-check natin kung worth it pa nga ba ang kanyang value. Nasa 3.298 million compared to my Camaro V6, that's 4 million pero this one, less 800,000. Pero aalamin natin, ano nga ba ang makukuha mo sa 3.298 million? I-check natin ang exterior, interior, even ang paborito natin, ang exhaust. Hindi muna natin ito matetest drive because this one is a brand new. Pero abangan nyo, meron tayong pwedeng i-test drive soon. Simulan na natin mga kaswabe. Let's give a swabe car review sa isang 2020 Camaro 2.0 Turbo. Of course mga kaswabe, nandito tayo ngayon sa front fascia ng isang Chevy Camaro. Ito yung favorite part natin. Pero unahin ko muna kayong dalhin sa headlights ng ating Camaro. As you can see, this one is the daytime running lights. Mas iba siya doon sa aking Camaro because this one again is facelifted. Ayun siya. Ang turn signal niya nandito and you have LED projector lamps. Okay? Then this one is a flat black. Pag hinagod natin yan dito mga kaswabe, I like the styling dito sa front grille because it's like a extra large opening of honeycomb na style. Then makikita mo ang tawag nila dito yung Chevy bow tie, pero hindi na lang siya flow tie kasi yung ibang emblem natin is flow tie, yung blanco yung dito for ano, meron siyang kinalaman sa pag-suck up ng air. You can see the chrome material, then blackout. Pagdating dito sa lower grills natin, same siya, flat black with a little bit gloss ng konti. Ganun ang pinakatimpla niya. So, diretso pa rin yan. Then, this one, medyo umiksi nga lang yung lower lips natin. Unlike doon sa aking Chevy Camaro na 2017. So, what I like about this is meron pang brushed aluminum na trim dito. Continuation yan ng ano dito sa upper front grille natin. Pababa yan. Yan, pag tinignan mo, di ba?
Pero ang medyo sana na-improve lang nila, medyo weird lang kasi tingnan dito, may maliit na opening. Sana medyo mas nilakihan nila. Para sa akin, na as kaswabi lang, if I own this car, ang gagawin ko, iba-blackout ko yung dito niya. So, ang mangyayari, magiging pantay yung lower grill niya. Wala pang gumagawa niyan. Baka meron na ngayon. We have functional vents dito sa gilid ng front bumper natin. We're in yung air for cooling dun sa braking system ng isang Camaro. Alam mo, may napipicture ako sa itsura nito. Gusto mo malaman, kaswabi, kung ano? Lapit mo yung camera. Nakikita mo to, di ba? Alam mo, itsura niyan, ito. Bigote, tapos balbas. Bigote, balbas. Joke. You have a strong curve dito sa ng Camaro. Marami siyang body lines. Strong curve hanggang dun sa taas. Okay, wala nga lang tayong hood vents because pang V8 yung styling na yon. Pero this one, it's okay for me. Then of course, we have the rims of a Camaro. Ang size niya is 245. 40 pagdating sa sidewall and 20 ang diameter ng tires natin. Very nice, 5-spoke. You have that Brembo brake calipers, flat rotor disc. We have specially designed orange. Charot lang. Siguro napinturahan lang yan. Okay, idiretso natin mga kaswabe. Camaro flag, red, white, and blue. Okay? Pag hinagod mo dito mga kaswabe, this one, ito ang favorite ko dahil dun sa 6th-gen Camaro rin natin, nilagyan ko to ng vinyl, flat black. Kinuha ko yung curve niya. Because you have a strong curve dito sa side body ng Camaro, then wala nga lang ditong extra splitter, pinalagyan ko rin yung sakin. Well, ayun ako eh, gusto ko pormahan talaga. Ang tsoba ko lang, hindi siya naiuurong. Better sana kung naiurong kasi na-disgrasya rin dati yung side mirror ko. Pero, ayun. Well, that's the muscle car. We cannot blame. Yung roof, you have a strong line here. Pag maglalagay ka ng decal or ng sticker, foil, maganda itong shape na to. Kunin mo rin siya. Hanggang ang continuation niyan doon, the hood and roof. Ito ang unique sa Camaro. Yung rear fender niya, very muscular ang dating. Kaya lang, pag tumingin ka sa side mirror, kitang-kita rin talaga to. Pero pag owner ka ng Camaro, you get used to it talaga. You have that rims, 245, 4020, same size katulad ng nasa harap natin. Diretso na lang natin, you have marker lights. We're in to prevent yung mga disgrasya, di ba? You have a package here ng little cute spoiler because this one is a 2.0 turbo engine and among all, siya ang pinaka-affordable na Camaro. So don't expect na you'll be having a big spoiler. Dito sa rear lights natin, you have two donuts here. Ang style niya, smoked, para mas maganda. Kaya lang, ito, this one, I don't know if naging functional siya. Itong dalawang linya na to, sana iniwan lang nila na dalawang donuts. Perfect na para sa akin yun. You have dual exhaust, tag-isa nga lang bawat side. Ang medyo nagkulang lang sa akin dito, pagdating sa Camaro, even yung dinadrive natin mga kaswabe, yung rear diffuser, napakabait ng rear diffuser ng isang Camaro. Same character kung paano si Bumblebee sa Transformers, napakabait. I wish, sana mga next year model ng Camaro natin, mas ma-improve nila. Siguro, pati even ikaw kaswabe, agree ka sa sinasabi ko na napakabait ng diffuser ng isang Camaro. Even yung V8, even yung ZL1, it has the same level. The bow tie of Chevy, black, then chrome. Then this one is your brake light or rear stopping light. Brake light or stop light. Mali yung term na nasabi ko. You have a strong finish dito sa shape na to. You have here strong lines, unlike dun sa 2017 ko. Then of course, the badge saying RS. Ano yung RS? Racing Sports, ang pinaka-ibig sabihin yan. O, kala nyo na naman mga kaswabe, nagjo-joke na naman ako, no? Ako pa, napakaseryosong tao ko kaya. Mga kaswabe, sa panahon ngayong pandemic, pag gusto mong umiwas ng virus, i-check natin kung kaya mo magtago sa trunk ng isang Camaro. At ang opening niya, kukunin mo isang daliri mo, hahanapin mo ang button dito. Pag nahanap mo yung button, huwag mong pindutin para hindi magbukas. Joke lang.
So pag binuksan natin, tadaan, open trunk. Meron tayong malalim na space hanggang doon. Pero one thing lang, sige Kaswabe, tingin ka muna sa akin. One thing na lagi lang natatalo ng Mustang ang Camaro is the trunk space. I hope Chevy, GM, mas lakihan po natin, okay? Para mas nagiging useful siya. Kasi dito, maliit na lang talaga yung opening niya. And yan ang isa sa mga tsoba lang rin natin pagdating sa Camaro, okay? So little lang naman na reklamo, di naman sa nagmamarunong. So i-close na lang natin and i-check natin sa harap kung ano yung nagpa-power sa isang Camaro, ang pinakapuso niya. So let's go! Usapang specs tayo mga Kaswabe, and sana accurate lahat ang sasabihin ko, okay? Pagdating dito sa makina ng ating Camaro, it's a 2.0, 4-cylinder nga lang, nakakapanibago. This one produces 275 horsepower, 295 pound-feet of torque. At the same time, 0 to 100 niya is 6.3 seconds rear-wheel drive at the same time with paddle shifters to. 8-speed automatic, then pag gusto mo naman i-manual, it's a 6-speed transmission. Napaka nakakatuwa dito sa part na to. Mga Kaswabe, ang iniinom pala ng ating Camaro ay Gatorade. Paki-check nga po. Ayun, Gatorade yan eh. Diba? So you have a huge space lang dito mga Kaswabe kasi 4-cylinder nga lang. So yung spacing niya para sa V8 kasi to, hanggang dito yung. Okay? I hope naintindihan mo lahat ng mga sinabi ko, Kaswabe. Maximum speed, 249 kilometers per hour. Pag tinodo mo yon, nako, delikado na yon. Hanggang 229 lang ako, mga Kaswabe, dun sa V6 ko. Let's check sa interior styling ng Camaro natin. Medyo ipakita natin to ng konti. Mga Kaswabe, welcome sa VIP section ng 2020 Camaro 2.0 natin. At first, of course, to the door panel. Material na leather. At napakaganda because sa akin, walang ganyan. Nakakaingit. And you have a small pocket doon. Ganyan po talaga ang Camaro. Then you have a letter C brushed aluminum type. Then ang kagandahan niyan, meron siyang illumination. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga Kaswabe na pwedeng iba-ibahin ang mga kulay niyan. Then that's your door handle to open the window. Then you have that Bose sound system. Gustong-gusto ko ang door panel ng Camaro. Very stylish. You have a script of Camaro. Meron rin niyang illumination sa lower sill natin. Kaswabe, look at this, yung upuan. Yan. Yung sa akin before, V6, it's a cloth. Pero this one, cheap Camaro, pero look at this. It's a leather material. Two-tone siya. May white, then gray. Actually, hindi siya two-tone. Mali ako dyan. Ventilated ang seats mo. Pwede siyang i-warm. At the same time, pwede rin siyang maging malamig. Ayan. Sobrang special. Nandito lang yung configuration niya. Sumunod yung dashboard natin. You have a white stitching. Very slick ang design. Pero this one is a hard plastic, mga Kaswabe. Of course, you have your dual cup holders. Then, yung nag-i-ignite sa sasakyan natin. Ito siya. Okay. I hope hindi nawala ang focus natin. And yan ang legroom space mo. Then you have here, yan, white stitching rin, armrest mo. Pag binuksan mo, medyo maliit nga lang ang kanyang looban. Limited lang yung mga space na pwede natin ilagay dito. Well, that's Camaro, again. And sumunod, ito yung pinaka handbrake natin. Ang tawag dito yung electronic e-brake natin. And napaka-cute. Ayan, para ka naglalaro ng mga games, di ba? Dati. So, natapos na tayo rito. You have vanity lights, of course. Pag kailangan mo magpagwapo or habang nagda-drive ka, fresh ka pa ba? Dalawa yan, passenger and driver. So, why don't you check ang business center ng isang 2.0 Camaro? Tara, dito ka sa kabila. At first, makikita mo syempre ang steering wheel. And this steering wheel, napakasarap hawakan. Camaro script natin. Then brushed aluminum. Then you have buttons and configuration to shift up and shift down. Ayan yung tunog niya. Then dashboard, ang visibility. Pag may-ari ka ng isang Camaro, you have to accept na very slim ang kanyang visibility. Of course, footrest mo, nothing new.
pag in-ignite natin, ano ang itsura ng display, gauge clusters ng Camaro natin, ito yan. Boom. Okay? Very clean. Nothing fancy about it. And this one, mga kaswabi, yung gauge clusters natin wherein you can see the engine oil. Then after this, temperature, of course, gasolina mo, medyo mababa na siya. Yung digital display ng speed natin, up to 7,000 RPM. This one, hanggang 270 kilometers per hour. Wherein, sa V6 natin, mga kaswabi, 160 lang, parang may mali na sa nagawa nila. So again, steering wheel of your Camaro with white stitching, then dotted yung pinaka leather wrap niya rito. Then this one, solid naman siya. Pagdating sa infotainment system natin, ipagmamalaki ko muna itong illumination na trim. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Then, meron dito sa cup holders natin. Sir Obid, yan ako lang. Passenger, yung lining yan, letter C, parang boomerang. Then, driver seat natin. Nababago-bago yan, mga kaswabe. Dito lang natin isiset yan, or dito sa infotainment, I think dito sa infotainment natin. Yan ang laman ng system natin. Yan, sounds, display, yan, modes, auto, calibrate, touchscreen, yung sensitivity yan, yung apps mo, Android Auto, Apple CarPlay, audio, ayan, parang nagbabasa lang ako. I hate na magbasa pag nagre-review. So ayan, idiretso natin dito sa home naman, tingnan natin ha. Ambient lighting, oh, eto ang special yan. Ayun, of course, eto na yan, mga kaswabe. Let's see, green and red, demo mode, ha, yun, nawala. Nasaan siya? Yun, okay. Ayun, oh, nag-iiba-iba siya, mga kaswabe. So, pwede natin ilagay ang red. Yan. Okay, ayun, oh. Grabe, bawing-bawi na to. Walang ganito sa akin. Sumunod, yellow. Uy, grabe, nagbabago. Ang lupit. Ah, ito, mga boys. Tough guys wear pink. Pink illumination. Okay, nakaaliw naman to. So, ayan yon, yung ambient lighting ng Camaro natin. So, ibalik natin, diretso natin. Music, calls, and even itong red na to. Babalikan kita, kaswabe. I'm not pretty sure about it. Of course, yung dial type natin ng mga knobs. This one is for the temperature. Ikot-ikot, parang makina ng mga A320 na eroplano, yung engine nila. Oh, tama yan, mga kaswabe, di ba? Temperature, yung lakas ng blower ng aircon mo, then yung mga direction ng aircon. Tapos ito yung ventilated seats mo. As of now, meron siyang aircon, then pagpapainitin mo naman, you will push this one. Ayan. So on and off ng ating radio. Volume, pag i-off natin, ayun siya. Then, you have yung seats natin, ito yun, kaya dotted yung style niya. And this is our shift knob. Naka-plastic siya. Kanina lang namin napansin. Rear view, ito ang Camaro natin. So, inverted siya. Kumbaga, sa likod, nakikita mo yung mga pangyayari sa likod. Hindi ko lang alam kung paano ma-explain ng todo, pero... And yes, mga kaswabe, nandito lang tayo sa Chevy Green Hills. If naging helpful sa'yo ang video na to and na-entertain ka, please like this video, comment, share, and subscribe. And of course, hit the notification bell para lagi kang updated dito sa ating channel. Rico Barrera, back to you. So, parinig natin kung paano ang exhaust ng isang 2.0 engine ng Camaro. Pero don't expect, dahil hindi ito katulad ng V6 and V8, mga kaswabe. Okay? Kaswabe, kanina diba nakita nyo ako dun sa loob? Ang na-discover namin, we have a camera dito. Ayan. So, first time na nakakita ko ng isang ganyan para kuha niya yung view dito sa rear. Ayan. And mga kaswabe, abangan nyo dahil meron tayong Toyota 86. Marami nag-request dyan.
And ang pinaka, isa sa mga favorite nyo, ang Dodge Challenger Hellcat. May susunod na rin tayo. Nagdadrive ako ngayon dahil dito tayo magbibigay ng verdict if I will buy that kind of Camaro na sa 3.298 million. For me, I bought this car 4 million. Okay? Naka-discount lang ako, that's why naging 3.8. Lamang siya ng 800,000. Yun nga lang, it's a 2.0. You don't expect to be that fast. Pero 275 horsepower, okay na rin yun sa Pilipinas. And as you can see, traffic, hindi masyado magamit ang speed dito. Highway lang. Anyway, pagdating sa interior, styling niya, talo po ang aking Camaro. That one is a 2020. Ang ganda ng illumination. Okay? Yung infotainment system niya, mas malaki. At the same time, yung leather seats niya, dati cloth lang to. Pinersonalize ko lang yan, customize, pero napakaganda. Ventilated ang seats niya, pwede rin i-heat. Even yung passenger seat, napakaganda. I like the rims, it's mas aggressive siya. And yung gauge clusters, mas advanced na siya. For me, 3.298 is a good buy for me. That's my own opinion because this one, again, iba ang presyo nito. Pero para sa akin, pasok na ang 3.298. Cheapest Camaro that you can buy, pero napaka-stylish pa rin. And even yung front fascia ng Camaro na yon, it's a combination of 2010 and 2017 ng katulad ng sa akin. So, yun mga kaswabe. If you have any thoughts or comments, please leave a comment. Okay, babasahin natin yan at kung kaya natin sagutin. Abangan, marami pa tayong sasakyan. Meron pa tayong car club, Camaro, run. Papa-experience ko sa inyo yun. So, again, it's me, Rico Barrera for Rico Suave Channel. And lagi mong tatandaan, pag part ka ng Kaswabe Team, malakas ang iyong dating. I'll see you in my next video.